Magigugmaay kita, usap-usap, matumot ang gudmaya ha Dios. Ngan ang tao nga nagigugma, ang nakakakilala kan Jesus. Kung hinuman ang di nagigugma, waray hiya makakilala kan Jesus. Matumod nga ang Diyos gugma, ang Diyos gugma. Maghihigugma ay kita, usag-usa, matumod ang gumaya ha Diyos. Ngan ang tao nga nagigugma, ang nakakakilala kan Jesus. Ginsuguhan Diyos ang iya anak, tungod ginhigugma niya ang tanan. Ini ang kinahanglan nga hibaruan, ngang kinahanglan pagsundon. O may gabi, hay matanan mga kasangkayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Kuya Joel na nagsasabi sa inyo, welcome to our program, Han Baton, Han Imo Problema. So magandang gabi sa iyo, Ate Bec. Lalo kang gumaganda ngayon. Magandang gabi sa iyo, Kuya Joel. Maupay nga gabi. Hayong atanan, mga kasangkayan. Ang Diyos magapanalangin ha aton nga tanan. Amen. Pangumusta na ito, mga kasangkayan. Nga daira tagsa nga panimalay, hinautunta nga ada ka mo maupay nga kahintang ang iyong mga kinabuhi. So, good evening kan Eva Constantino. Kan Ate Jingle Medrano, maupay nga gabi hay mo dida Singapore. Kan Ganana Maria Isabilo, magandang gabi sa inyong lahat dyan. And Marilo Custodio, maupay nga gabi. Angelen Ortiza, ngan Juhan Jojo Lerios, maupay nga gabi. Ngan Hannah Lerios, maupay nga gabi. Sana po ay nadyan kayo sa mabuting kalagayan sa iyong mga tahanan. Siguro Ate Bec, tapos na sila sa hapunan, ano? Tapos na kamo man ni hapon, ada kay ada kamo hayo sala or ada lingkod kamo, kaupon na niyo panimalay. Amen. Hallelujah. Okay, Ate Bec. Introduction muna tayo, an paton han imo problema para aton ni tanan. An baton han imo problema. Karamdan nga nagahatag hin mga sagtun para ha kinabuhi. Ikaw ba nabubukatan tungod hin problema? Sangkay, hindi nga programa para gudla ha imo. An baton han imo problema. Nadangat tayo tagsa nga panimalay kada alas 9 ngadto alas 10 7:30. Ikang halunis ngadto sa Sabado. An baton han imo problema. Outro nato, pagumusta nato mga kasangkayan, dini hatan-awan, Leyte, nato mga kabuktuan na Jesus our refuge. Nato mga kasangkayan na Facebook, nato mga kasangkayan, mga kaibigan natin dyan sa Maynila, lalong-lalong na dyan sa Imus Cavite kay Carmencita Isabilo Lona at sa kaniyang anak. Ora po, apo pala. Si Joaquin Luna, magandang gabi sa iyo anak. Ang ating pong pinakabatang viewer ng ating programa, si Joaquin Luna. At sa lahat ng mga kapitbahay nanonood sa ating Ate Bec sa wide screen ng smart TV. So, magandang gabi sa inyo lahat. Sa lahat ng aking mga anak na nanonood, kay Gididia, no, kay Hana, kay Kuya Jujo, kay Jai Jai, sana nanonood ka rin. Okay, so magandang gabi po sa inyong lahat. Hilda Kutoner, maupay nga kulubhay mo nga Nancy Ortiza.
Okay. Maupay nga gabi ha imo, Ana Maria Isabelo, Mary Joy Lonsaga, Maria Veronica Valera, ngan Ate Belen. Ate Belen. Kuya Bobet, ano, Espada Family di Barangay Santo Niño. Maupay nga gabi ha yung atanan. Okay. Oo. Matugnaw yan na Ate Bec. Oo, matugnaw. Maupay na lang kaya nag maupay atong signal yan na, no? Kuya Joel. Baka nag-inahinit signal kanina. So, mag-ampula kita nga maging maupay datong signal, ha, internet. So, padayon kita mag-ampo, Ate Bec, para atong programa yan ang agabi. Anyway, maupay nga, damo nga sala. Sige. Excited ka lang pa. Damo nga salamat ang sponsor na mong t-shirt. Oh. And yes, mag-abendition na iyo nga mag-asawa. Damo nga salamat. Oh. Panalingin ang kamo sa Ginoo. Damo nga mong viewer, mag-asawa, salamat ang sponsor. Sponsor sa t-shirt. Praise the Lord. Uniform na mong programa ang bato na yung problema. Kagabi, naka-black kita no Ate Bec. Yan na, naka-green. Naka-green, liwat so, kami. So, bantayin niyo kung buwas at anong color nga may susunod. Okay, yan aton na kabugtuan dida kay Mercy Songgali yung ani O'King, upo dan iya mga anak. So maupay gabi ha iyo dida ha buri ano buri kan Ramos tanawan late. Ate Belen nagbalik ka man pagka sharer. Okay. So imintin niyo aniyo pag-share, pag-react, and pag-comment. Yan ano to kuya pausa. Share, react, comment, and heart. Pag-heart. Pag-like ngayon. Okay. Pag-heart. Okay. Para kan Elmer Lumbres. Okay. Thank you for watching. God bless you. Para kan Arlen. Sonio. Onyes, Sonio. Sonia, maupay nga gabi ha iyo duha. Kuya Joel and Ate Bec. God bless my heart pa. Okay. Oo, kailangan may mga heart, Ate Bec, ano? Mm-hmm. Di rila like, mag-heart. Para tayo pa'y maging sharer at later on, maging top fan. So, ang Facebook po ang nagbibigay ng, ano, ng mga badge. Hindi po kami. Kung gaano natin sinishare ang programang ito. At ito ay nagbibigay, Ate Bec, na maraming taong nakakarinig ng salita ng Diyos. Okay? Siguro okay. Wag natin kalimutan, Ate Bec, manalangin muna tayo para tulungan tayo ng Panginoon. Okay, let's pray. Amay nga baraan, ang aran ni Jesus, nagpasalamat kami kanimo Ginoo ang kalipay, imong gihatag among kinabuhi. Salamat Ginoo nga ikaw padayo nagatiman ha amon. Ngayon salamat tanamon mga viewers, ikaw magabendisyon na era makasing-kasing. Ngayon haira mga huna-huna Ginoo, anuman nga mga sitwasyon, yanahan ira makinabuhi. Lord, ikaw ang Diyos, amo ang magkikiwa. In Jesus' name, pasalamatan ka namon, Lord. Amen. Amen. Michelle Soyusa, maupay nga gabi haimo, nga nanimo pamilya, nga Lesel Makaray Nersa, didahaburawin maupay nga gabi. Usa nga awit para haaton nga tanan. Dakilang mangingibig. O baga harapati ko, Ate Bec, mahina ini, ano? adina nga ako. Si Jesus ang aking musika. Okay. Singko ini nga awi pagdayaw ha imo tungod ginto bos ako sangmit an awit ko ha imo Jesus ang akong musika nagpahatag hingkada siga kada letra nga nota
Jesus, anak kong musika, akong naghahayag, hakada pagkanta, nga hi Kristo buhi. Natikang hakasing-kasing ko, ini nga awit. Pagdayaw hai mo, tungod gintubos ako. Sanglit anawit ko, hai mo. Hallelujah. Okay, pangumusta na ito mga kasangkaya. May tanatong viewer, Ate Bec. Siguro ang Mindanao niya, no? Jenny, Minong, Sahonia, maupay ang gabi, mayong gabi sa inyong pagtanaw sa atong programa. So, para sa ating pong mga first time na nag-view sa ating program, welcome po. Okay, stay tuned sa ating pong programa. So, ngayong gabi ay patuloy nating pag-uusapan ang pinag-usapan ni Ate Bec. Okay? Siya pa rin ang magsasalita ngayong gabi. At saka meron tayong live prayer and counseling. Kung meron po kayong prayer request, don't hesitate na i-comment sa ating comment section. No? Isulat mo ang iyong prayer request kung iyan ay confidential. I-send mo sa private message kay Ate Bec, Rebecca Manatad Lerios, at kay Kuya Joel Galiel Lerios. Alright, Ate Bec? Uh-huh. Okay, hallelujah. Pastora Jubilin. Oh. Villanueva, maupay nga gabi haimo, didaha takloban, kumusta ni mo ministry, ang Diyos magpanalangin haimo, Maribet Manatad Perong, didaha Cebu, ayong gabi, ako pagumangkon nga mahosay, o guwapa, ako mga igsoon, didaha Cebu, mayong gabi sa inyong tanan, didaha sa Isabel, Southern Leyte, Haleyte, Hahinunangan, ang Diyos magpanalangin haiyo. Good evening po, pabati po kay Nadilyn, Karolya, adahira na mamati, taga Samar, ngan kan Lorna, Tanail, taga Didi, Karesa, Tansa, salamat sa Ginoo. Lenson, Constantino. Okay. Lenson, maupay nga gabi haimo, nga ni Manu John, nga ni Jorim. Okay, Michelle, have a blessed evening, Kuya Joel and Ate Bec. Thank you, Jesus. Ikaw, anakon, musika, pagkanta di dahaimo, dako nga kala, kadasig ha akon kinabuhi from okay. Mercy. Ano itong yapon mga viewers sa Ate Bec na di rin nagko-comment, di namo nakikita mo. Pero nagpapapap man ito dito sa Facebook. Labi na ang mga estudyante Ate Bec, ano, from Tanawa National High School. Nga na natin mga teachers, ano itong mga kasangkayan, mga kaganak na nakikita yan na. So hinautunta nga nakamaya na nakita yung duha kasi mana. Anaton pag-inansero ng mga modules. Maupay nga. Yan na, ayun na pag-anser, ano? Relax lanay, pagkita lanay. Kabirnis naman po yan. Naman. Nga na, inautunta nga, ada ka mo maupay ang kahimtang. Okay, mga students, just relax. And enjoy na pagpamati, hindi nga programa. Good evening, Kuya Joel and Ate Bec. Nakakitagyap ako in live yan na. Thank you. Thank you, Lord. Angelen Ortiza. Okay. Ngan hi Lionel Lombre. Lionel Palanya Lombre. Yes, sir. Lombre. Maupay ang gabi mo, sir. Okay. Yan atong ma-update, ano, nga teacher, grade 7, Tanawa National High School. God bless you and God bless your children and your family. Nga dahayo ko, Kuya Joel and Ate Bec. A pleasant evening every night is complete. Kung may da program an baton han imo problema. Yes, Ate Bec. Kamati mercy. May rakas maupay nga gabi ha imo. From Manila no, Ate yo Manila nagkita. Wow, green naman ngayon, nice. Yes. My favorite color. Ininaon ni pan sulot amo ni taon mga paborito nga color. Watch ang sunod ni mga adlaw kun anot nga color dali. Balitaw, salamat na ato nag-sponsor na amon uniform ni Ate Bec, ano? Kay nagpo-problema kami kung natin yung susunod ka na dati, kaya naubos na tamon mga bago pag sinulutun. Okay, Teresa, Kahustin, magandang gabi sa iyo. Okay, so
Mag-isugta kita sa pulong sa Ginoo para sa atong mga kinabu. Inspiration okay. For tonight. So, anaton inspiration for tonight. Magpapadayo na natong topic, mga kasangkayan, ways to attract abundance in your life. Ano? Mga paraan upang ma-attract natin, lumapit sa atin ang mga ang abundansya. At pinag-usapan natin, Ate Bec, na ang abundansya ay hindi po material. They are intangible experience na nararanasan mo sa iyong puso. Kapayapaan, kagalakan, kahit sa gitna ng problema. So, tonight, ipagpapatuloy po natin ang ating pong part 5. Okay? Panglimang araw na po. Okay? So, pwede niyong balikan sa ating page, sa Kuya Joel and Ate Bec, yung ating mga live recorded videos ng ating programa. At a YouTube. At meron po tayong YouTube channel, ano? Huwag niyong kalimutan na mag-watch, like, and subscribe. At i-click ang notification bell para ma-updated po kayo. Si Kuya Joel and Ate Bec, i-type nyo lang po sa YouTube channel, Kuya Joel and Ate Bec. Lahat po ng ating mga episodes at mga kanta ni Kuya Joel andun po sa ating YouTube channel. Okay? Kung hindi pa kayo follower po or sumusunod, ay visit po. Okay? So, Ate Bec. Okay. Praise the Lord. Okay, so yan ang gabi. Magpapadayong kita, hanaton word of inspiration para ha itong magkinabuhi. Ways to attract abundance in your life. Okay? So, naisgutan natin ang upat kaadlaw, mahitungodan mga paagi or mga paano ma-attract ang kahura hakinabuhi. Yes. So, yan na itong pag-aisgutan ninin, forgive and forget. Pansiyam na ni Ate Bec, ano? Okay. Pansiyam na ini nga ways, amuan, forgive and forget. Okay, so let's read the Word of God, Matthew chapter 6, verse 14 to 15, and Hebrews chapter 8, verse 12. Okay, kumbeda ka mo mga Bible, ato nabrihan. Nasa rin nila, Matthew chapter 6, verse 14 and 15, for if you forgive men when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. Amen. Matthew 6:15. But if you do not forgive their sins, your Father will not forgive your sins. Praise and also God. Hebrews chapter 8, verse 12. For I will forgive their wickedness and will remember their sins no more. At papatuloy natin. Sige. At saka Hebrews 10, 16 and 17. Sabi po dito, this is the covenant I will make with them. After that time, says the Lord, I will put my laws in their hearts and I will write them on their minds. Then he adds, their sins and lawless deeds I will remember no more. Amen. Ginoo, daghang salamat sa imo mga puling, pulong. Kay ini Lord, ani mo pulong nagasering double two-edged sword. Yes. Matarum-taruman ini Ginoo nga imong mga pulong nga musuhot han amon mga kasing-kasing. Yes, oh God. Nga mo durot nga tuhan kina buko kinakauyukan pinakasulod ha amon buko Ginoo ani imong mga pulong ngan may aday ni gahom hapagbag-o ha amon mga yes, kinabuhi. Thank you Lord han imo ginbubuhat ha akon kinabuhi mismo Lord that I can forgive and forget everything yes. Ginoo. Han mga tao, han tanan nga gimbubuhat Lord nga diri maupay nga nasasaktan ako. And thank you Lord nga maka-share ako ha imo pulong yan na Lord paano nimo ako gin bag-o Dios. Ang ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. Amen. And word na Ginoo, natong topic is forgive and forget. So if you don't forgive, if you don't learn to forgive those who betrayed us, may mga points sa atong kinabuhi nga diri kita makaka-move on. Importante hinduro nga makaka-move on kita han aton kinabuhi. Sa Matthew chapter 6 verse 14, for it
For if you forgive men when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. Tinuod ang pulong sa Ginoo nga nagadasig haaton nga kun dir kita makakapasaylohan mga tawo nga nakasala haaton or nakakahatag haaton hinpuent nga nabibido kita, an aton Amay halangit diri magpapasaylo haaton. It amasayon pagsiring, I will forgive you, but it's hard to forget. Tama. But unforgiveness, forgiveness is a choice. Yes. Dire nimo nga magpasaylo ka kay imo gimpirit ka or ginsusugo ka. But ang pagpasaylo imong gimpili nga magpasaylo ka. Para pasayloon ka han aton Dios nga Amay. So verse 15, if you do not forgive men their sins, your Father will not forgive your sins. So, gimbalik din na sa verse 14, kasi rin din na, your Heavenly Father will also forgive you kung papasayloon mo, kira. Pero kung diri ka makakapasaylo, diri luwat an aton Amay halangit, makakapasaylo haaton. Right. Masayon haaton kinabuhi kapag ang pulong sa Ginoo or aton Ginoo aton gintitinguha ngan aton karuyag nga magpapasaylo hintawo nga nabibiduan naton haaton asawa haaton mga anak haaton mga bugto atong mga igsuon mga brother and sisters or mga kasangkayan kun atong pipilion ang pagpapasaylo haira ang atong kasing-kasing magkamayada kalipay nangangkagaan ha aton kinabuhi. And you know maram ka mo nga kung may danaton pagdumot makahimo inihin sakit ha aton lawas ngan mostly han mga doctors nga magkarit na sering hira nga ang kositon cancer amo an unforgiveness. Root cause hiton, pinakaugat hiton cancer amuan unforgiveness. So kinahanglan pipilion gyud nato haaton kasing-kasing nga magpapasaylo hantanang mga tao nga nakaka-offend haaton. Yes. Hebrews chapter 8 verse 12, for I will forgive their wickedness and will remember their sins no more. Ang Diyos nagsisiring haaton, gin papasaylo kita niya ngan diri na hihinomduman ang aton mga sala. Wow. Si Jesu Kristo ang atong pattern han aton kinabuhi. Kung Jesu Kristo nga ni nakapasaylo, how much more kita nga hinimuhan Diyos, kinahanglan kita magpapasaylo. That's right. Bisan makasiring kita nga dulot sa bukog an aton kasinahon. Dulot sa bukog or simpa muluha mang kaog dugo dirak makakapasaylo ha imo. Aadaha imo ang pagpili kun imo yang pasayloon o dere. Pero duduha ka mo nga magantos. Kun diri ka magpapasaylo, ikaw mag-aantos ka hang kabiduan. Kun magpapasaylo ka, magkamayada ka, kalinaw ang kalipay, kasing-kasing. Ngan maupay, mugawas sa balay, nga waray tinago ha kasing-kasing. Tama, Ate Beka, no? Ngan kung mugawas ka sa balay, paglakat ka, diri ka magtitinamod. Sering pa, may dani mo, kahimo nga ipapakita ha mga tao, nga ikaw, may da kagawasan, han mga gapos, han kaaway. Buhat ito han kaaway, Satanas, nga kita magtatanumhin, galit. Magtatanumhin pagdumot. Buhat ito ni Satanas. Pero ang buhat ng Diyos, mekanis si Kristo kalibutan para paghataga atonin kinabuhi. Hindi lang kinabuhi, kundi hura nga kinabuhi. Abundant life. Hebrews chapter 10 verse 16, asiring. This is the covenant I will make with them after that time,
says the Lord, I will put my laws in their hearts, and I will write them on their minds. Ang pulang sa Ginoo, nagahatag siya ha covenant, ha iya mga hinimo, sugadhaaton hinimo kita Ginoo. And siringhan Dios, ibutang niya ang iyang mga pulong haatong kasing-kasing ngan haaton huna-huna. Kung may ada mga pulong sa Dios sa atong huna-huna ngan haaton kasing-kasing, ang pulong sa Ginoo makusog nga magtiwa. Siring paman ha Hebrews nga ang pulong sa Dios is sugad an espada nga matarom taruman nga duha nga sulab nga matarom taruman nga mudulot ngadto sa kinabukgan sa atong kinabuhi. And Hebrews chapter 10 verse 17, then he adds, their sins and lawless act will remember no more. Kadidang nga magpasaylo kita nga aton kalimtan an nga tanan, ang pulong sa Dios nagasiring, I will remember your sins no more. No more. No more. Diri na. Waray na. Sometimes si Satanas magpapahinumdum nga aton. Nga masiring Satanas, asya kaguditon. Asya kahini. Makuang kagud. Ano ton? Madiri maupay. Oo. Bisan may saring ka na nga pasayloa ako. Pero si Satanas masiring pabalik-balik kudla. Amo kahini, amo kahiton. Di kang hadto. Mahilig kasi ang tao hin rewind. Unlimited nga mga rewind. Pero ang pulong sa Dios nagasiring haaton, pasayloon naton ang mga tao nga nakakapasaylo, nga nakakapasala haaton. Kaya ba naton ito bubuhaton? Di ako mga kabugtuan, nag-struggle ako haakon kasing-kasing. Kay although magpapasaylo ako, tapos akon himuon nga, mangangalimot ako. And there are many times si Satanas magbalik-balik. Sometimes gamiton niya hiton nga mga tao nga suok nimo. Suok. Diri man imo asawa, diri man imo mga anak, imong bugto mismo, imong igsuon. Magpaparemind nga, sugat kagod diton, amo kagod, maukay, nga anang ilatsyok ka. Si Satanas nagagamit sa atong mga loved ones para kita pahinumduman nga sugat kita iton. But thanks be to God, niya mga pulong nga nagadasig haakon kasing-kasing na nasiring ang pulong sa Ginoo kung ikaw magpapasaylo, pasayloon ka ng Diyos. Right. You know what? Ganina aga mga kabugtuan. Nasa akong gimpasalamatan Ginoo after na akong devotional and akong pag-spend time ha Ginoo katapos na akong pray, nag-worship ako tapos nagbasa akong pulong sa Ginoo. Ako nabasahan ang pulong sa Ginoo. Then the Holy Spirit nag-convict hanakon heart nga magtawag ako hanakon mga bugto. This is a live testimony kang kanina. And waray ako mahinumdum nga na akong topic ngay anya na is forgive and forget. Sakto good luck. So, tumawag ako hanakon mga bugto, hanakon mga igsuon, tumawag ako nga I say, Mana, I'm sorry, pasaylua ako. Ginigugma ko ikaw, pasayloa ko sa akong gibati nga dili maayo. Tumawag ako sa akong bugto, Mano, pasayloa ko sa so wala na ako tuyuan nga mauni ang akong gibati. Tapos ako maigsuntanan, maaram ako kung namamati man sila karon. Maaram ako nga ang Dios nalilipay sa akong gibuhat. No? Nalipay ko habang although siyempre, makakabati kagodhin, pulong, gikan sa imong mga magulang, hindi limaayo. But praise God, nga, gingkontrol niya ang akong kasing-kasing. Kapag ba't pagyakan sa akong mga bugto, parang relax lang ako. Unya ka kuman, nag-release akong forgiveness, nangaro akong forgiveness, and then, nalipay ako kahuman. Tungod ko na fulfill ko ang pulong sa Dios sa akong kinabuhi. So, I'm really blessed nga born again ako. I'm really blessed na ang pulong sa Ginoo gimbag-o nga akong kasing-kasing nga nang akong kinabuhi mahimong blessing nga ma-attract an abundance ha akong kinabuhi. Praise the Lord. So I will choose to forgive and
forget. Okay. And then, sunod, stay away from doubt and fear. Once nyo mag-forgive ka and forget, stay away from doubt. Ayaw tuguti nga magruha-duha ka, nga makasaring ka. Gin-forgive ba ka ako? Murag nagduda man ko ani? No. Ayaw pagpaharani hiton nga mga pagruha-duha nga may pagkahadlo. Kundili, magpabilin ka sa imong gimbuhat diha sa Ginoo nga ang pagpasaylo og pangalimot, then maghatag iton haimohin kalipay. Right. Sirik bitaw ang pulong sa Ginoo sa John nga I will not give the spirit of fear. God has not given us the spirit of fear. 2 Timothy 1:7. Oh, 2 Timothy. Okay, thank you. I will not give you the spirit of fear, but power and a sound, love and a sound mind. Yes. Ang anak sa Ginoo, maara magpapasaylo. Yes, tama. Makuri, magpapasaylo. Labi na kung ikaw nasaktan. Pero kung ang imungan yung tugutan ang gahom sa Ginoo, magbago sa imo, once nga magpapasaylo ka, mag-release kag pasaylo, tapos kahuman, imong tugutan ang Ginoo nga buligan kaniya nga kakalimtan nimo iton, maabat nimo nga kun may sakit nimo sa imong lawas, mauupay ka. Right. That's a pinakamadako nga medisina. So stay away from doubt and fear. If you want to achieve your goals, you have to overcome han imo mga kahadlok nga han imo pagruhaduha. Kung maggusto ni mo nga, maangkon ni mo ang imo goal sa kinabuhi, nga ang imong bugos panimalay magka-restore. Yes. Ako diri ako, ni Kuya Joel, nga ni ako, diri kami exempted han relationship ha pamilya. Right. Sometimes may mga diri maupay nga pagkasinabtanay ha, mga bagburugto. Kaya diri perfecto ang aton pamilya. Right. May mga panahon nga diri good ka mo magkakaasya. May mga panahon nga dili ka man magyayakan hin negative nga pulong. Pero tapos hiya liwat diri magyayakan hin negative. Pero waray na lang ka makasabot nga waray na ka mo maupay nga relasyon. That's a work ni Satan. Kaya once nga marubaan relasyon na panimalay, eh Satan makakasulo dito. So, diri ako exempted, nga ni Kuya Joel, diri exempted dito nga mga sitwasyon. All we have to do is aton at talinguhaon nga kita magpapasakop ha Ginoo, nga magpapasaylo, nga magkakalimot, nga ang mga pagruha-duha, aton iton he throw away. Nga ang pagkahadlok, kapag-confrontan aton mga bugto, diri natun sadang mapairal sa atong kasing-kasing. Amen. You know what? Akong gisignanan na akong bugto kanina. Kaya napausa ko, pagtawag ko, nagyakan hindi rin maupay. So, namamati ko, anong problema? So, hadida nga, nakarelease siya nga niya gibati. Ako lang siyang gingnan nga, pasailua ako. Kuno pakyasman ako. Kuno sayo pa ako, pasailua ako. Siyempre, with much and cry-cry, no? With drama. Okay. Okay. So, ganito, it magburog to. Kung harayo, kasi di man good kita maka haranigod yan na kay pandemic man good ano. So, mga hagrayot aton mga kabugtuan. So, ano to na lang buhaton, may daman aton mga cellphone, magtawag kita, mga rong pasaylo. So, nalipay ako ang kahuman and then, nakasiring ako nga, God is really faithful. Yes. Once nga, may ada ni mo pagtuo. Okay, stay away from doubt and fear. Hebrews 11 chapter 6, Kuya Jo. Okay, Hebrews 11, 6, and without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and He is a rewarder of those who earnestly seek Him. Amen. Tapos, Matthew 21:22. If you believe,
you will receive whatever you ask when you pray. Amen. Hallelujah. Kaupay good sa pulong sa Ginoo. And without faith, it is impossible to please God. So how many paagi atibik nga to stay away from doubt and fear? Instead, magtuo. Instead, nga magdoubt ka o magtuo o maghadlok, ang imong bubuhaton, have faith in God. Yes. Magtuo ka, ha, Ginoo nga mag-ayosan nga tanan. Yan, because anyone who comes to Him, kung hinuan mo daop, nga tuha Dios nga may ada pagtuo, ang Dios amuan magkikiwa. Rewarder sa atong mga kinabuhi. Igre-reward kita sa Ginoo. Mutuo ba ka mo hiton, mga kasangkayan? And if you believe, you will receive what you ask for when you pray. Now, kung nagpipray ka, hin mga blessings, buhata ang akon ginshare haimo para makakahimo ang Dios pagkiwa haimo kinabuhi. Prosperity welcomes. Kung ang abundance ni mo kinabuhi, imong tugutan. First, and first ni mga bubuhaton, always give thanks to the Lord. And then, magpasalamat ka Ginoo, ngan magpasaylong ang mga ngalimot. Okay, prosperity, nga di kita ha prosperity. The blessings will come, no? I-reward kita Ginoo. An mga blessings, material nga mga bagay, ighatag sa Ginoo sa aton. And mga butang nga muabuta aton kinabuhi, prosperity also, pwede gahapon ini internal prosperity. Tinino a kasulod nga pag-usuwag sa imong kinabuhi. Kung may ada na abundance blessing, hai mo makikita, hai mo kinabuhi, may daliwat sulod nga pag-uswag, prosperity sa imong kinabuhi. Ang sulod nga pag-uswag sa imong kinabuhi, magawas ini pinaagihan imo kindness. Kindness, gratitude, pagpasalamat, and then responsibility nga mo flow ngadto sa imong mga kaupod sa kinabuhi. Amen. Kuya Joel, amen. If you say something, pwede? Alright, okay. Yan, mga kabugtuan, kung maibayda niyo mga experience gihapon sa iyong kinabuhi, I-share niyo para mabasa na ito. Kanan iba na ito mga kabugtuan mabibless sa niyong mga testimony. Ayaw ka, awood. So, amin pong inanyayahan lahat ng ating mga viewers sa mga oras na ito to comment something. Kasi po, ito po ay nararanasan natin. Ito po ay problema ng mga pamilya. Lalo na sa mga relationship. Okay? Na madali pong magpatawad pero mahirap pong makuri, makalimot. Limutin ang sugat, ang damdamin at ibig. Talagang mahirap kalimutan yung sakit na naramdaman mo na ayaw mo nang kumain, ayaw mo nang magpakita. So, para sa akin at ibig, ito'y napakahalagang katuruan, ano, teaching about releasing forgiveness. Sa totoo, Ate Vic, pinag-usapan natin ito noon, pero inulit natin. Dahil kahit po sa amin, hindi po kami exempted. Wala pong sinatawag na perfectong pamilya. It's only by God's grace. Sa biyaya lang ng Panginoon. Okay? Sinabi po kanina ni Sir Lombre na yung mga taong mayroon pong malakas na pananampalataya, makusog na pagtuuhan Diyos, nakakapasaylo. Pero makuri pagpasaylo kung anatong kinabuhi ininasaktan. So siring pa grasya lahang Diyos, ano? Man. Nga makahimo kita pagpasaylo. Ngan it mga abundansya atong kinabuhi at ibig kay sinisang ni mo prosperity kanina. Inin diriin hiya material nga bagay. Kay damot mga tao nga prosperous, as in prosperous when it comes to material things, money, ano, mga negosyo, as in sering pa hura ano ang material nga bagay. But deep inside in our hearts, we are
looking for something mga kapalipayaat. And mga butang ining kalibutan natin pe. Dire good asya na kapalipayaat ug kinabuhi. Yeah. Kay bisan padamot aton mga butang ining kalibutan. Kun waray ang Dios, waray Jesucristo. Kulang lagi hapon natong kinabuhi. Yeah. So sering pa John 10:10, the thief comes but to steal, to kill and to destroy. Ito nga kawatan amo ito Satanas. Kinkakawat itat kinabuhi, kinuruba itat ang mga panimalay. Relasyon. Okay? Mga relasyon. Pero napaka ni Jesucristo para kita tagan in kinabuhi. Alright? So, papasaw nato ito itong mga komensit itong mga... Okay, Ate Pe. Kinang lanon, anay naton, maram ka mo mga kasangkayan, bisang kita mga Kristohanon, or maluya man ni naton pagtuo sa Ginoo, kinahanglanon naton ang gahom sa Ginoo magpapusog ka aton. All we have to do is kinahanglan kita magkaadan relationship sa Ginoo. No? Kinahanglan kita in relasyon sa Ginoo para kita makakahimuhin pagpasaylo. Paano kita magkaadahin suok na relasyon ni Ginoong Hesus? We must accept God by faith. Yes. Okay, sabi po ng salita ng Diyos, dahil po tayo ay nagkasala. Walang kahit isa na walang kasalanan. Yes. Aminin natin. Amen. Kami po, kayong lahat, ng aming mga viewers, lahat po tayo nagkasala. Nagkamali po tayo. At sinabi po ng salita ng Diyos, all have sinned and come short of the glory of God. Hindi natin naabot ang standard ng Panginoon. Because God is holy, banal po ang Diyos. At tayo ay makasalanan. So walang kahit isang matuwid na ginagawa natin na para maging pareho ang aton kinaiha Diyos, kita makasasala. So there is a gap because of sin. At sabi po ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Hindi lang buhay na walang hanggan, buhay na abundansya. Amen. Na mararanasan mo ang kapayapaan, ang kagalakan, mag-aanitim kasing-kasing at ibek, kandiri ka nababaraka, bisan ulit na itatabot kalibutan. Amen. So, para matanggal ini nga sala, nga ada ha kinabuhi tao, nga amot root cause, hantanan nga problema. The root cause of all problem is sin. Only Jesus can eradicate or ma-eliminate ang kasalanan. So, more than 2,000 years ago, si Jesus Christ namatay at krus para aton mga sala. Ngan hiya nagsiring nga ginhigugma han Dios ang kalibutan nga ginhatag niya niya bugtong anak and bisan ni nga masarig ka iya dire makakabayada kapahamakan kuni magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So yung ngayong gabi, all you have to do is to receive Jesus Christ as your Lord and Savior. Kamu nga mag-asawa, kamu nga mga anak nga adaya na namamati, pasakba ang mga pulong ang Diyos sa imo kinabuhi. Sunod hindi nga pag-ampo, ika nga imo kasing-kasing. Waray mawawara imo, kundi hapagkarawat nimo, may damilagrong may tatabuha imo kasing-kasing hinagabi. Diri aksidente nga adi kaya na namamati. Gintuyugod ang Diyos, sinadya talaga ng Panginoon. Hallelujah. Na ikaw ay nakikiling ngayon. Kahit hindi ka mag-comment, alam ng Diyos ang ating mga puso. Iyoko po ang ating mga ulo at sumunod sa panalangin na ito. Panginoong Hesus, Panginoong Hesus, salamat po. Salamat po. Sa iyong pagmamahal sa akin. Sa iyong pagmamahal sa akin. Na kahit sa kabila ng aking kasalanan. Na kahit sa kabila ng aking minahal kasalanan. Mo ako, minahal mo ako. Lord, patawarin mo ako. Lord, patawarin mo sa ako. Sa lahat. Ng aking mga kasalanan. Ng aking mga kasalanan. Linisin mo po ang aking puso. Linisin mo po ang aking puso. Ng iyong mahal na dugo. Ng iyong mahal na dugo. Ngayong gabi. Tinatanggap kita. Bilang Panginoon. At tagapagligtas. Ng aking buhay. Salamat po, Panginoon. Sa iyong pagpapatawad. At paglilinis. Ng aking buhay. At mula sa oras na ito. Ako'y susunod sa iyo. Tulungan mo ako. Na mabago ang aking buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 So, kung yan ang agabi, maging karawat ni Jesucristo for the first time, nasa rin po ang salita ng Diyos na sa lahat ng sumampalataya at tumanggap kay Jesus ay binigyan ng karapatan
na maging anak ng Diyos. Amen. Pwede mo siyang tawagin, imo tatay. Ha? Kung may ka problema, tawag tatay. Kay ginbalik na nimo ani mo relasyon na Ginoo. So yan gabi, mag-aampo kita Ate Bec na, especially aton naabat niya nga mabugat, nasaktan ang iyong damdamin. Okay, mga young people na nasasaktan uso na ngayon, maraming nasasaktan, cannot move on, hindi makamove on. Si Jesus lang ang kasagutan sa iyong problema. Manalangin po kami sa pangalan ni Jesus, sa mga oras na ito, Panginoon, anuman ang nararamdaman ng iyong mga taga-subaybay, ang iyong mga anak sa oras na ito. Sa lahat ng aming mga kaibigan, Lord, na nanunood at sumusubaybay, Lord, pagpalain mo ang kanilang buhay. Lord, release your abundance upon their lives. Salamat po, Panginoon, na ikaw ang kasagutan sa kanilang mga problema. Ano man ang kanilang hinaharap ngayon na mahirap na solusyunan, Panginoon, inaalay namin ito. Amen, Lord. Ano mang kabigatan sa puso, ano mang sakit ng damdamin, yes, Lord, na naranasan, Lord, patawarin mo kami. Hallelujah. Salamat sa paglilinis at makayanan namin, Panginoon, ang pagpapatawad at makalimutan ito. Amen, although, Lord, Lord hindi Jesus. Namin kaagad malilimutan. Mm-mm. But, Lord, in the process, yes, as we go along, sa aming patuloy na paglilingkod sa iyo, at pagsunod sa iyo, thank you, healing Jesus. Will come. Amen. Sa tamang panahon. Thank you, Lord. Panginoon, salamat po. Salamat, Lord. Release your blessing upon your people. Yes, release your blessing sa lahat ng aning taga-subaybay. Thank you, Lord. Bless their family. And release your abundance in Jesus' name. Amen. 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 Okay. So, para mati kita ng kanta, kapayapaan na nagmumula sa iyo, okay. Diyos. Okay. May nakamurayaw, ato mga kasing-kasing, kunada na Hesus Kristo, ato mga kinabuhi. Ibilin, thank you God that you are not the God who keep a record of wrongs, but you are forgiving God. Yes. Lance Peralta, maupay nga gabi imo. Good evening, Pastor and Pastora. Salamat na Ginoo. Han maupay nga signal. Okay, maupay nga gabi ha. Atun nga tanan, Pastor Ilo, Bergelio, maupay nga gabi nga. Happy Pastor's Month tayo nga doa. Yan, Chini Mino Kahon Sahunya, maupay nga gabi, hai mo. Yan na, siring din eh. Siring ni Ate Maribit, shout out kang Ati Yoli. Ati Yoli, manatad, maupay nga gabi, hai mo. Kang Lionel, Sir Lionel Lombre, na siring antaw, nga makusog ang pagtuha, Dios, mas madali magpasaylo. Han pagpasaylo, inukdan, han grasya, han Dios. Tama ka. Amen. Tama ka, sir.
Grasya gula sa Ginoo nga makapasaylo kita. Di naton kaya. Di rin naton kaya kung higit ala. Inanglanong yun natong grasya sa Ginoo. Forget and forgive. Biyain na andaan nga naglabay. Ayaw na naton ibalik-balik. Kay kung imo pa balik-balikon ang naglabay, ibig sabihin ada kapahinwaray forgiveness. Anati mercy. Bearing with one another, and if one has a complaint against another, forgiving each other, as the Lord has forgiven you, so you must always, almost, or you must, so you also must forgive. From Ate Veronica. Hallelujah. Yes. Kalimti ang bad memories, ipabilin ang good memories, kay ikaw la ang ma-stress, kung sige ka huna-huna sa bad. Mau pa ini ma. Ako raman nag-rhyme. Mau pa ini ati maribit. Kalimti ang bad memories. Kalimti ang bad memories, ipabilin ang good memories, kay ikaw la ang ma-stress. Oh. Kung sige ka huna-huna sa bad That's memories. That's right. Okay. So, thank you, Lord, for your word of knowledge and wisdom. From Ate Michelle. How sweet is your word like a honeycomb. Hey, thank you, Ate Michelle. Isa pa kalagot ka, isa pa kalagot ka sa usa ka tawo, pero wala siya kabalo, nga galagot ka. So, ikaw lang may stress, anak, no? Kay siya tawa-tawa la sa atubangan mo, kay wala siya kabalo nga mao na imo gibati. Kaya release your hatred and pray nga maoki na imo heart. Oh, kay may mga tao at ibig nga nagyaka na imo di maupay, hayrap, baliwaray lang. Yes. Ikaw liwat kay imo gindip-dip, mm-hmm. Oh, nasasaktan ka. So, you better release forgiveness na lang. Oo, this nila mga ram nga nasaktan na di ay ka, no? Ikaw tao, wala't mga tao nga nagyaka na kasi imo. Mostly, labi na Kuya Joel sa mga Cebuano, kay mga ma-intrimis. Open iran, open. Open enduro sa mga intremis, mga kumidya. Niya, ang kumidya ngayon, magdala dito, dili na mamaayo. Pero waray-waray, pag intremis. Sa mga waray, dili pwede kumidyahan kay mga seryoso kay mga waray. Okay, salamat Ate Maribet. Ngayon, madali magpatawad, pero danay nabalik ang iyagin buhat. Pero ang Ginoo nagpaparemind nga nagahatag din kasing-kasing nga magpapasaylo kitangan kalimtanan niya ginbuhat nga go forward and move on ka. Okay, Ate Marta na si Ringia. Lami gyud ang makapasaylo kay may dakalipay ngan kalinaw ngan panalangin nga abundansya. Okay, si Ring ni Ate Chini. Amen to that testimony, Ate Bek. Oo. Mahimo gayud prosperous basta may da forgiveness kay waray babaghit panalangin. That's right. Sering ni Ate Jenny. Hallelujah. Ang ganda pakinggan message ni Pastora. nakaka-relate gud talaga ako. Wala ako kasabot na hinumdum ko. Although nga ako na ining ginhimo kakulupan akon i-share. Pero nangalimot ako nga siya ngayon akong topic. And praise God, nahitabo kanina. Oo, tapos akong topic ngayon niya na sa salit, buhi gudit pulong sa Ginoo sa itong mga kinabuhi. Okay, maganda na topic ngayon, forgive and forget, sa ring ni Ate Carmen. Maguriged magpapasaylo, lalo na kun masaktan ka, hinduro. Haniya ginbuhat, pinaagi lahan, grasyahan Ginoo, amo nga makapasaylo That's kita, right. Sa ring ni Ate Marta. Okay, Abila Ima, maupay nga gabi, good evening or good day, haimo, Elisa Redonia Gapon. Ngan, Teresa Kahustin, nalilipay, and imo bugto, nga namamati, kaya na, right. Ang Diyos magkikiwas sa atong mga kinabuhi. Bless your family, Teresa Kahustin. Okay, salamat sa Ginoo, hanaton mga kinabuhi. Nga na si Renato Valera. Maragot makailo ba no? Love covers all sins. If we know God, we know how to love. If we know too, then we will forgive and we release forgiveness to those who sinned and hurt you. Love is the key to forgiveness because
God is love. Sering ni Kuya rin na to. Okay, hallelujah ang Diyos. Sering natin, Michelle, you are the Prince of Peace, O God. You are Jehovah Shalom. Salamat, Pastor and Pastora. Sering ni Salud, watching from Makati. Good uniform. Sibsibanan. Ah, ano? Okay. Good uniform, green pasture. Sa Cebu, ano pa? Lunhaong Sibsibanan. Green Pastor pasture, Pastor Jezreel. Okay. Sini may Kuya Lando Ortiz sa tinuod itong pastura. Sugad ako hadto. Nagdumot na, yan na, waray na. Kay, ang gugma ha Dios ang naghari ha aton kasing-kasing. Yes. Amen! God bless you. Karan ito yung pusti ka na babat yan. Ngayong gabi po, is meron akong baon. Sabi nga, it is okay to forgive, but it's hard to forget. But the Word of God says, I will remember your sin no more. Ito ang magandang baon ngayon. Okay. Amen! Si Lord nga, kinalimutan yung ating kasalanan. Yes. Tayo pa kaya? O, diba? Maram ka mo mga kasangkayan, nangisingi sila ako ngayon. Kaya kung akong good, ako good tinudon, direct mangisi, with matching cry. Okay. Salamat sa salitang ipinabahagi niyo po Ate Bec, ang Kuya Joel, sarin ni Ate Carmen. Masarap talaga sa pakiramdam. Pag nagpatawad ka, may kagalakan nga peace of mind. Sarin ni Ate Carmen. Wow, maupay man iyo uniform, Pastura. Salamat sa sponsor. Salamat, Pastor at Pastura. Maupay yan iyo testimony. Yan ang first time ako nakapanood ng live. Teresa Kaustin. You know what, Teresa Kaustin? Carmen Sita, nga nanimo mga kabugtuan, naigugmagudain mo yung maupay. Right. Oo. Siguro, waray man hira maka-express sa imo, pero naka-express hira, ako mag-isiyakan hira. Ako mag-iyakan ha imo yan na nga ikaw, Teresa Kaustin, ginhigugma ka. Yes. Hanay mo mga kabugtuan yan, hanay mo nana. Jesus is the perfect and right person to be our model, especially when it comes to forgiveness. For Jesus Christ keep us no records of our sins. Yes. And shortcomings. Ate Marilo, if you can forgive, you will never move to learn how to forgive from Abila Ima. Yeah. Okay, Kuya Joel, ikaw naman. Okay. Masarap magpatawad. Magaan sa pakiramdam. Sabi ni Ana Maria Sabino. Masarap talaga makiramdam. Okay. Wow, kaupahit yung uniform. Wow. Pramilisa, salamat. Otro, salamat na natin sponsor. Okay. Okay, Pastor Jester Manatad, wala tayong rason nga dili ta magpasaylo kay kita. Gipasaylo ra pud sa Dios. Amen. Gipasaylo nga ni kita giro, kita pa dire magpasaylo ay mga tawo. Okay? Bisan mga kasangkayan na naton oras na, pero magkanta sa ata. Okay? Kantahon nato, biyaya mo'y sapat. Para aton nga tanan. Sa kabila ng lahat. Okay. Para aton nga tanan. Bisan alas 10 na, anyways, pwede kita magpapadayon pa. Oh. Just keep on commenting, ano? Just comment, kasi mababasa na yan ng ating mga kaibigan about forgiveness. Ako napapausahan mga tambulig mo, nganhan ka siya nga sa danghakaluyahan ko. Kada adlaw, O Jesus, hatanan na dati, ang grasya mo ang nakikita. Sadang ang grasya mo, ang panginginahanglan ang tao, ang gugma nga hatag, bisan san o di malupad, magpuri man ang katawhan, ang grasya mo. Bago kita magtapos mga kasangkayan, mag-pray, gusto ko mag-pray ha, aton nga tanan. Amay nga barang pinaagi hangaran ni Jesus, madamo nga salamat amay, hanay mo mga pulong nga nagapahinom dumam. Yes, Lord. Salamat Lord, hanay mo grasya nga sufficient ya amon. Yes, mga kinabuhi. Damo nga salamat Ginoo, in spite na naman mga kapakyasan. Kanamon Ginoo mga diri maupay nga mga kinabuhi.
Imo Ginoo gitadong para imo Ginoo himayahan. Salamat Ama at mga kapakyasa namon nga diri nimo gid itirong Ginoo. Diri nimo gid papahinom duma. Salamat sa imong pagigugma nga amon ginabuhi. Inuon Ginoo magpuri man pagpasaylo Ginoo. Pero pinaagi sa imong grasya Ginoo kami nakapasaylo Ginoo. Nakasalamat din ni Lord. May naman naman mga kasantayan, Lord. Alamon mga viewers niya na natang na, Lord, nga nasasaktan, ginukuryan, magpasayo. Right now, Lord, we release forgiveness in Jesus' name. And Lord, damo nga salamat. Ani mo grasya. Ani mo ginudugo. Nga ginpaawa sa krus sa Kalbaryo. Ani mo pag-raisa nga Ginoo. Para hanamon mga kapakyasa. Lord, i-bless mo ang mga tao, Ginoo. Nga nasasaktan man, Lord, makuri man ang alimtan. Ipabalik-balikin man, pero salamat, Ginoo, hanimong grasya na ikaw, Ginoo, at nag-iyahan ng tanong. Salamat at kalipay ang kalinaw, Ginoo, para ang mga pamilya. I-restore mo, Ginoo, at mga broken relationship at mga kabugtuan, O Lord. Dagang salamat, Amay, at di kang yan ang agabi. Ikaw, Ginoo, nag-abindisyon na amon. Pasalamatan ka namon, Ginoo, ngaran ni Jesus. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. So, thank you for watching, mga kasangkayan. Inautot na na maging mag-aanit aton, pag-abat aton, mga singkasing, purihin ng Diyos. Pagmalayin kayo ng Panginoon ngayong gabi. So, see you tomorrow. Ito si Kuya Joel, nagsasabi sa inyo na ang mga blessing at abundance ay patuloy na ibuhos ng Panginoon sa iyong buhay at sa iyong pamilya. Iniha, Tere Bake na magasirin, maupay nga gabi ha, iyong atanan mga kasangkayan, habang namamati ka mo, nagkikita, ang Diyos makabindisyon na iyong mga kinabuhi. Yes. And God will do something. Yes. Unusual aton mga kinabuhi. God bless you, and batun na nimo problema, magpapadayon kada adlaw, tigang halas 9 nga to halas 10 kada gabi nga ng mga pag-ampo nga mga pagsagdon aton mahihimo nga makakarawat pinaagi agahom ni Ginoong Hesus. Okay, para aton mga late nga nag-tune in, God bless you. Maupay nga gabi ayo tanan. Ano? Good night everyone. Greet mo Nori. Pero pwede niyo i-replay mga kasangkayan itaton recorded live program. Okay. God bless you. Good night.